Mom ko, pregnant pa lang siya sa akin, doon kami. Kasi yung dad ko po, German, at saka parang sa iba-ibang bansa siya in-assign mag-trabaho. So sumama na rin yung mom ko sa kanya nung nasa Taiwan sila. And then, ang nakakatuwa is, pinanganak po ako sa isang Seventh-day Adventist church. So yung doctor na nagpanak sa akin through with my mom, siya po ay American. So it's a very interesting story kasi kung kahit saan pinupunta yung mom ko, may mga Adventist na sobrang bait at saka nagbibigay ng magandang example sa kanya kung paano maging follower of Christ in Seventh-day Adventist. So, in short, after my mom was blessed by them, patuloy siya ng Bible study, tapos she started keeping the Sabbath instead of Sunday, kasi sanay siya sa Sunday dati, until it got to a point na pati kami, napasama na kami sa Bible study, napasama rin kami sa Sabbath worship, at nahawa na rin kami sa health message ng Sunday Adventism, which is to go vegetarian, di ba? Meron ba tayong mga vegetarians ngayon na mahilig sa gulay at prutas? Dapat tayong lahat kasi yan talaga yung best option of food. Now, ever since, kumbaga, balik tayo sa original diet, which is the Eden diet, and the Lord says in Genesis na dapat yung kakainin ng natin is more on fruits, vegetables, at saka yung mga raw foods, yung mga hilaw, hindi masyadong luto. Eh, sino mahilig dito kumain ng mga salad? Very good. Marami din. Pero dapat tayo sanayin din natin yung pila natin na mahilig tayo sa mga bagay na ganyan. Kasi, syempre, fruits and vegetables were given to us for food because they are the right way to nourish our body and our health. At that's also another topic that can be discussed further. Pero for today, share ko lang po na since I've been about 16 years old and I learned about the health message, naging vegetarian ako through my Adventist faith. And it's one of the best decisions I made. At saka, sa totoo lang, maganda yung mga results bilang vegetarian. Kasi napansin ko, for example, habang nag-aaral ako, nagkukuha ko ng mga tests sa school, mas kumanda yung grades ko. Hindi ito biro ha. Mahilig naman talaga ako mag-aaral, masipag ako mag-aaral. Pero they significantly improve when I became vegetarian. And I thank the Lord na binigay niya sa akin itong liwanag sa family ko actually. So, nauna ako mag-Bible study, nag-keep ng Sabbath, tapos naging vegetarian. Pero, eto, siguro bago mag 10 years muna lumampas, after 10 years pa lang ako nag-decide mag-baptize. Bakit ang tagal? Most of you may wonder, pero the truth is, feeling ko kasi dati hindi ako ready, parang hindi ako perfect para kay Lord, kasi marami pa rin akong magkukulang. No? Aminin natin lahat naman tayo sinners. And sabi ko, Lord, nakakaya naman kung magpabaptize ako, but tapos marami pa akong magagawang mali, nakakaya sa inyo, dapat perfect ako bago magpabaptize. Pero, unawaan ko rin na, syempre, wala naman talaga perfect except si Jesus, but our goal is to be perfect in our characters. No? Kasi yun talaga, pwede natin i-improve yung mga puso at kaisipan at yung mga characters natin. So, long story short, finally in 2008, napabaptize po ako. And I was so thankful na baptize ako sa New York kasi doon po ako nag-aral ng college. And then I came back to the Philippines. And in short, I guess, nakilala talaga ako sa ating bansa dito at saka beyond the Philippines dahil ako ay naging Miss Philippines Earth muna. And then eventually, after becoming Miss Philippines Earth, kasi lumanap po ako sa international pageant, ako ay naging Miss Earth Air, which is like first runner-up sa international pageant. So, doon talaga ako nakilala bilang public figure. And one thing I want to highlight is that yes, I was able to wear a crown, but in retrospect, when I think about it, it is just an earthly crown. At pinasa ko naman yun sa susunod kong successor. So kumbaga, hindi siya lasting crown. And for me, I would rather have a crown in heaven now than so. Tanda naging beauty queen na ako dito sa mundo, pero sabi nga ni Brother Chuck kanina, di ba?
all the things on the earth will pass away, but the only